uso na ngayon ang botohan. Sa Pacquiao Spence sa darating nilang laban, maraming nagsasabi ang laban na to ay matindi. May nagsasabi din na matanda at lugi daw si Pacquiao at nasa prime ang matangkad niyang kalaban na si Spence. Sobrang layo daw ng kalamangan kung makikitang difference. Pero hindi pa rin natin masasabi dahil ilang beses na nating narinig yan, pero lahat sila mga walang sinabi. Sobrang laki daw ng kalamangan ni Spence, mga 100%. Pero wag natin maliitin si Pacquiao dahil nandoon pa rin ang kanyang talento. Oo, nakikita din natin na pag umabot na sa round 6 hanggang round 12, medyo mabagal na si Pacquiao. Kaya siya nahirapan kay Thurman. Pero kung titingnan nyo din mabuti, napakabilis din kasi gumalaw ni Thurman. Kung hindi nyo pa alam, si Thurman ang sumira sa undefeated record ni Danny Garcia. Dahil lamang si Thurman kung bilis at skills lang ang pag-uusapan. Kaya naging mabagal din si Manny Pacquiao tingnan. Kung may nakita man akong pwedeng ikalamang ni Pacquiao kay Spence, yun ay ang pagiging flat-footed ni Spence. Predictable ang galaw na parang Oscar De La Hoya na palaging umaabante. At isa yan sa malaking pagkakamali. Kung yan ang ipapakita ni Spence sa kanilang battle, dyan gagawa si Pacquiao na mga sarisaring angle na mahirap paniwalaan. Pero sa ibabaw ng ring lang ng kalaban, mararanasan. Nang si Pacquiao tumungtong sa welterweight at kinalaban niya ang pambato ng Amerika na 6th Division World Champion na si Oscar De La Hoya. Isa si De La Hoya sa kinakatakutan noon sa welterweight dahil tested and proven na ang skills ni De La Hoya at iniisip ng karamihan na magbibigay ito ng mahirap na laban sa ating pambato na si Pacman. Pero laking gulat ng lahat, masyado ng malaki sa score ang agwat. Sobrang laki ng kalamangan ni Pacquiao sa puntos at ang 35 years old na si Oscar De La Hoya nagmumukhang laos. Sa edad ni Pacquiao na 29 anyos ang siyang nagparitiro kay De La Hoya at ang karir natapos. Dito na isinunod ni Pacquiao ang sinasabing hitman na sobrang agresibo kung lumaban. Hindi alam ni Hatton, ito ang paborito ni Pacquiao na aksyon. Sa round 2 lang siya pinatulog ni Pacquiao na parang isinama lang sa tinalo na koleksyon. At pagkalipas ng ilang araw mukhang umabot pa si Hatton sa depresyon. At dito natin malalaman na mas hirap si Pacquiao sa mga kalaban na ang estilo ay atras ng atras. At matibay na pa nga kahit suntukin ng malakas. Kung naalala nyo, nang naglaban si Pacquiao at Cotto, kilala si Miguel Cotto na isang matibay na pressure fighter na kaya maging isang technical boxer. Naalala ko pa noon bago ako manood ng kanilang laban. Ang nasa isip ko hindi kakayanin ni Pacquiao si Cotto at marami pa siyang bigas na kakainin. Dahil sanay si Cotto kumalaban sa mas malaki sa kanya. At basic lang kay Cotto ang kasing laki niya. Pero nang nagsimula na ang laban ni Pacquiao at Cotto, ang estilo ni Cotto ay kagaya din ng estilo na ginawa ni Oscar De La Hoya. Palaging umaabante at atake. Kaya may posibilidad na kung ano ang nangyari kay De La Hoya, si Cotto ang susunod na magagaya. Pero ang pinagkaiba lang ni Cotto kay De La Hoya, mas agresibo ng konti si Cotto na parang walang respeto. Sa bilis at lakas ni Pacquiao na kanyang binabato, gumapang si Cotto nang tinamaan siya ng 1-2-3 combination kahit hindi naman gaano kapulido. Pero wala pa rin si Cotto kadala-dala. Patuloy pa rin sa pag-abante at atake para mapatunayan na siya ang boksingerong kay Pacquiao magpapahirap. Pero nakuha niya tuloy ang kanyang hinahanap. Sa late rounds, binago ni Cotto ang kanyang estilo dahil duguan at basag ng mukha niya sa kanilang duelo. Ang pinaka-effective na ginawa ni Cotto ay ang umatras lang ng umatras para makasurvive sa laban. Sa panahon na to, parang hinahayaan na lang siya ni Pacquiao mag-footwork palayo
dahil ang mukha ni Cotto ay parang dinaanan ng bagyo. Kung sa hayop si Pacquiao ang leon at si Cotto naman ang pitbull, hanggang sa napagod si Pacquiao sa kakahabol at ginamit na ni Pacquiao ang kanyang pamatay na palakol. Isa na itong sample na kung ang plano ni Spence ay i-pressure si Pacquiao, siguraduhin niya lang na kasing tibay niya ang kalabaw. Dahil isa itong seryosong babala para si Spence hindi matulad sa kanila. Ang pagiging flat-footed ni Spence ay madali lang basahin. Mukha niya na kayang-kaya ni Pacquiao basagin. Dahil sabi ni Rios, sa ibabaw ng ring si Pacquiao ay nagiging triple. Masyadong malakas at mabilis kahit itanong mo kay El Terrible. Dito sa Pinas, ang mga boksingero bawal dito ang pasensya. O matras ka lang sa kalaban, sasabihin agad na takot at meron kang diferensya. Kung si Spence lang ang makakalaban, ay mahinang uri. Kahit kalahi niya siguro ay hindi siya mapupuri. Masyadong mahina pa si Spence kung pagbabasihan ang sigawan ng audience. Ang pangalan ni Spence matagal na siguro na ikahon kung nagkataon. Sira na ang boxing karir niya sana kung nagkasabay sila ni Pacquiao ng panahon. Dahil subok na ang tibay ni Pacquiao, kita naman sa pagmumukha. Tanging si Pacquiao lang ang boksingerong 8th division na nakakuha. Bago si Pacquiao magre-retiro, sisirain muna niya ang record ni Spence na 27-0. Hindi katagalan ang boxing ay nag-iiba. Pero ang record ni Pacquiao ay mahirap nang magiba. Baka ito na din ang pinakahuli niyang pagsasanay sa gutom na kampyon na makakaaway. Buong pwersa ay kanyang ibibigay para maipakita kung gaano siya kahusay. Hindi pa rin nadadala kahit ilang beses nang natalo. Para sa susunod na laban ay gagalingan niya pa lalo. Kaya hindi siya nagpapa-apekto. Sige pa rin sa ensayo. Matira matibay para malaman kung sino ang matitirang nakatayo. Nang umakyat na sa ibabaw ng ring, hindi naramdaman ang kabado dahil sa dami ng suporta at hiyawan ng mga tao. Kahit hindi na kaya ay pipilitin niya pa rin. Pati pangarap niya sa bayan pilit na tutuparin. Kahit na masugatan sa pinili niyang larangan, walang makakapigil sa kanyang mga kagustuhan. Kahit manalo o matalo, marami pa rin ang bumabati. Dahil sa labas ng ring ang ugali ni Pacquiao ay mabuti. Tumutulong parati kahit walang eleksyon. Dahil ayaw niyang nakikita ang kababayan niya na nahihirapan sa sitwasyon. Yan ang dahilan kung bakit ang kababayan niya tinutulungan niya simula noon. At hindi nakakalimutan magpasalamat sa Panginoon. Bago ko end ang video na to, shoutout muna tayo. Shoutout kay Nel is Buffering. Shoutout kay Rihino Fabro. Shoutout kay Don Focus. Shoutout kay Nestor Bichido. Shoutout kay Madiskarteng Tatay. Shoutout kay El Jefe Penador. Shoutout kay Arnulo and Arlene Rose Abanto TV at sa buong pamilya mo sa Lipa, Batangas. Shoutout kay Mando. Shoutout kay Ricardo Estacio. Shoutout kay Mary Joy Vikizo. Shoutout kay Darrell Pader. Shoutout kay AKA po. Shoutout kay Leonardo L. Rua Jr. Shoutout kay Reniels Gaming 19 Bilarmino 96. Shoutout kay Juicer Paul Vlog. Shoutout kay Dennis Alivram. Shoutout kay Russell Escano. Shoutout kay Eddie Apas. Shoutout kay Everardo Forbes. Shoutout kay N94. Shoutout kay Feliciano Jr. Hayawon. Shoutout kay Binad TV. Shoutout kay Christian Ampong. Shoutout kay Zandrimar Kalamba. Shoutout kay Alex Jan. Shoutout kay May Villafania. Shoutout kay Renante Alba. Shoutout kay Venom Gaming 10. Shoutout kay Boxsport TV. Shoutout kay Ronilio Casimero Empresto. Shoutout kay Eric Mariano. Shoutout kay Boxing Life Vlogs. Shoutout kay Jenmer Jan Garcia. Para sa inyo mga kaski boys, ano masasabi nyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming maraming salamat. Enjoy the day. Have a good day. Keep safe. God bless. Stay tuned.